ngayon yung birthday dinner ko. So, advance to. Hindi to yung, hindi talaga ngayon yung birthday ko sa 23 pa. So, sasabay ko sa brother-in-law ko, belated celebration sa kanya, and then sa our late celebration sa akin naman advance, 30th birthday ko na. So, alam nyo, ngayong taon, parang ang dami kong dapat ipagpasalamat. Syempre, yung baby ko, and then, syempre, yung family ko, and ang dami-dami lang overwhelming na positive na nangyayari sa buhay ko ngayon, and isa na kayo dun, guys. Hindi ko talaga in-expect na, you know, mag-YouTube ako. Sino ba naman yung parang napunta lang ako sa video ni Reyes, and then merong konting nag-request na magkaroon ako ng YouTube channel, and then natagalan nga bago nagkaroon, pero yung overwhelming na suporta, comments, and love na binibigay ninyo, yung pagtanggap nyo, napaka-positive, nakakatuwa talaga, and yun, na parang napupush din talaga ako na ipagpatuloy na lang siya, kasi yun, parang happy ako na nakakapagpatawa ako ng mga tao. Actually, guys, hindi ko naman yun sinasadyo, pero sabi talagang natutuwa kayo, parang kuwang comedy lang ba, char? Comedy lang, maganyan ko lang siya ikulot, kasi kapag gumamit pa ako ng curling iron, sobrang tagal. Eh, alam nyo naman, tatlo yung bibihisan ko. Isa kasali na yung asawa ko sa, apat pala, kasi yung asawa ko magpapa-get ready pa yan, maraming mga chichiburichi. So, yun, maaga ko na get ready habang natutulog pa yung mga bata, para mamaya sila na lang asikasuhin ko. Yun. Ay, alam nyo guys, hindi ko talaga alam kung anong mga susunod na video ko, kung strictly vlog siya, or mommy related, or beauty related, or magre-review ba ako ng mga products. Hindi ko talaga alam, kasi syempre parang accidental vlogger nga, diba? Hindi naman talaga planado. So, hindi ko alam kung ano pang mga gusto nyong mapanood. Meron lang ako nabasa yung parang story time ng paano ako nakapunta dito, or a little background, bakit ako napunta ng Australia. Hindi ko alam kung gagawin ko siya ng video o ikikwento ko na lang siya sa inyo. Haloka, guys! Kanina niyo pa ba nakikita? Nakikita na yung panty ko. Uy! Wait lang, tabunan natin. Hindi ko alam kung gagawin ko siya ng separate video or ikikwento ko na lang ngayon. So, yung husband ko, high school boyfriend ko siya. So, third year high school ako, boyfriend ko na siya, tapos siya college na. And then, I think nung 21 years old na siya, kinuha siya ng mama niya. Kasi yung mama niya nurse dito sa Australia, kinuha siya. So, yun, I think 2 years muna kaming mag-boyfriend-girlfriend sa Philippines, tapos kinuha na siya dito. And then, naging long-distance relationship kami for a year. And then, after a year, naghiwalay din kami. Kasi yung masyadong mga bata, 'di ba? Hindi pa kayang i-take seriously yung isang commitment ng long distance relationship. So yun, naghiwalay kami, and then one time yung friend ko, wala kasi akong Facebook noon, guys. Hindi ako nag-social media talaga. Yung friend ko, sabi niya, nagkita kami sa Manila, sabi niya, "Uy, alam mo, yung ex mong si Christian, kinamusta ka sa Facebook, kung kamusta ka na daw." Tapos yun, sabi ko, "Hello?" Kala ko, ay, galit siya sa akin. Kasi syempre, naghiwalay nga kami. Tapos, sabi ko, talaga. Tapos, ang ginawa ko, nagawa ko ng Facebook account. Tapos, sinabi ko, "Huy, kamusta ka na? Pautang. Nakaluwag ka na sa buhay." Tapos, yun, doon na nagsimula. Ano yun, March ko siya minessage na nangangamusta ko na, "Bakit?" Ano, sabi ko, "Huy, kinakamusta mo daw ako," sabi ni Joanne. Tapos yun. Guys, March yun. Nung June, umuwi talaga siya ng Philippines. At totoong hindi na niya ako pinakawalan. Yun na yun ang love story. So yun, in-invite na niya akong nagpatuloy yung long distance relationship namin. Kasi syempre talaga namang mag-shoot na naman talaga kami. Nahihiwalay lang. And then, in-invite niya akong tourist visa sa Australia. Kasi syempre, nag-vacation lang naman siya nung June na yun, 2010.
ata. Ay, nene. Oh, 2010. Tapos nag-long distance ulit kami, relationship for 2 years. And then, in-invite niya ako for tourist visa 2012. Tapos yun na, dire-diretso na nagpakasal dito sa Australia, and then nilodge yung papers. Tapos yun, doon ako nanganak sa Philippines. And then, so dala-dala ko yung mga bata. Umuwi lang siya pag nanganak ako. Tapos, nung time na na-process talaga yung papel, kasi medyo natagalan yun eh. Kasi ang dami mga kulang. And then, nung nakapunta na kami dito, ay, nung na-approve na yung visa, doon na, pumunta na kami dito. Kaming lahat. So, yun yung story kung bakit napadpad ako dito. So, dahil lang, kasi dahil nag-migrate yung family nila, tapos naiwan ako doon sa Philippines, tapos nagkabalikan kami. Char! Alam mo, hindi talaga naging madali din yung marriage. Kasi, di ba, sanay kami ng long distance. Parang nag-work kami ng ganon. Tagal din namin, syempre, nag-grow apart kami. Iba naman yung mag-shota kayo ng high school. So, pagdating ko dito sa Australia, parang ang hirap mag-adjust na may asawa ka na pala. And, meron kang kailangan intindihin. Kasi sanay ako na parang single mother ako. Doon lang ako sa, yung iniisip ko yung mga bata lang. Parang yung asawa is parang nasa phone lang. Ngayon, nung pumunta kami dito, I think 2014 or 13, yun, parang nakakapanibago. So, hindi masyadong smooth yung relationship. Ayun. Pero, ngayon, parang ano na kami, parang PBB teens. Kasi talaga, guys, yung paniniwala ko talaga na pag yung pinaglaban mo talaga at pinagdasal yung isang relasyon or yung marriage, talagang kakayanin lahat. So, yun, nasa inyo lang talaga, nasa tao lang talaga, yung may mga long distance relationship dyan, nasa inyo lang talaga, kasi hindi siya parang laro-laro lang, it's a commitment. Kung papasok kayo sa isang long distance relationship, napakahirap. Lahat ng Valentine's Day, lahat ng anniversary, puro FaceTime, walang celebration in person. So yun, guys, yun yung backstory. Hindi ko na alam kung gagawin ko ng video kasi kinuwento ko naman sa inyo ang dal-dal-dal ko. Ay, guys, tingin nyo, guys. Ito yung gagamitin ko ngayon sa birthday ko, diba? Char-char. Huda Beauty. Binigay sa kanya na asawa ko. Kasi, sabi niya, pagod na ako magbantay sa tatlong anak. So, yan, binigyan niya ako ng makeup. Kasi, yan naman lang nagpapasaya sa mga babae, diba? So, yun na nga, guys. Parang yung contentment and happiness ko ngayon is parang sobra-sobra. Tapos dumagdag pa kayo, guys, na tuwing pagising ko sa umaga, dati yung ina-expect ko lang is yung text ng husband ko. Ngayon, babasahin ko lahat ng mga comments ninyo and tinatry ko talagang each and every one of you replyan ko. Kasi, you know, pag nanonood ako ng YouTube video tapos nagko-comment ako, parang tuwang-tuwa ako pag nireplyan. So, parang ganun. Parang gusto ko lang ibalik din yung effort nyo sa pagko-comment and para malaman nyo talaga na sobrang thankful ako sa inyo. And guys, yun lang, a little relationship advice is, you know, ako kasi immature ako dati. Parang gusto ko kasi talaga yung parang fairy tale like, yung parang ini-impose ko na gusto ko ng mga surprises, ganun yung mga parang childish, yung parang pangbata. Pero ay, yung moisturizer ko, Clinic, guys. Moisture Surge kasi sobrang dry. Tapos yun, pero as time passed by, may isip mo na hindi lang yun yung importante. Hindi laging may gift, hindi laging may surprise, hindi laging may pa-flowers. At hindi mo mapipilit yung isang tao na magbago para sa'yo. Kung ano yung gusto mong way na mahalin ka, talagang eventually in time, madidevelop siya or magbo-bloom siya. So yun, hindi na ako ma-surprise ngayon. Yung asawa ko nang ma-surprise ngayon, parang bumalik kami sa ligawan stage this year, 2017, isa sa mga highlights ng taon ko dito sa Australia. 2015 was my year kasi doon ako nagkaroon ng career and ang boom na boom talaga ako. And then 2017, andyan yung dagdag ng new member ng family, si baby, and then you guys. So yun, naluto na kaya yung kulot, guys.
bagay-bagay. So, for my foundation today, YSL All Hours, parang ano siya, guys, counterpart siya ng Estee Lauder Double Wear. Yun, bonggang-bongga din talaga yun, guys. Pang-plakadong makeup yun or pang-plakadong foundation. It's just that, for my skin type, kahit oily, parang combination skin ako, sobra lang talaga niyang dry. Talagang nakikita mo yung mga cracks sa gilid ng ilong. Ito naman, guys, ano, maganda siya. Parang fresh-fresh lang yung dating, pero ano talaga din siya. Full coverage, yun. At saka, all hours. Parang double stay din siya. Matagal siyang mahulas. So, yun. Ang ganda siya. At saka, ang ganda ng amoy. Bango ng scent. Pang, ano, yun nga lang yung presyo niya, guys. Mahal talaga siya compared sa Double Wear. Parang, marunong na ako mag-thumbnail, guys, na dati tingnan mo yung, ano, yung Christmas party, yung vlog ko na Christmas Party Part 2 na yung title niya, Christmas Party Part 2, char, guys, grabe. Yung thumbnail, hindi magkasya dun sa parang box. Ini-YouTube ko pa kung paano ganyan gawin kasi hindi ko naman talaga alam yung mga guys. Tapos nangangapa pa ako sa ano, sa pag-e-edit. Pero sabi nyo naman, guys, okay. Nagtuwa naman kayo. Kaya maraming salamat kasi very supportive nyo din. Alam nyo yung pagtanggap nyo sa akin, guys. Parang over-over din. Parang love at first sight din tayo. Parang sa mga inday lang. Yung napaka-supportive nyo lahat. And tsaka pansin ko parang lahat ng nag-subscribe sa akin, very positive na mga tao. Kasi lagi nyo sinasabi sa akin na positive yung binibigay ko sa araw ninyo. And then, pansin ko rin na lahat ng mga nag-subscribe sa akin, mga positive din. Wala pa namang mga, ano, bash, nang babash sa akin. Baby. Medyo malaki sa kanya yung damit, so ano ko lang tatahin. Ready ko na yung baby ko. Siya na lang yung hindi nakaka-bihis. At ito yung outfit ko. Recycled lang naman yan na dress. So, pinatuan ko lang ng parang sparkly na blazer from a different dress rin. Hindi na ako bumili. Ay, hindi ko na sinuot yung binili ko. Parang hindi siya pang birthday. So, yun. Kikita niyo mga inday later. Excited na ako.
Hi guys, papunta na kami sa ano sa Modbury Plaza Hotel kung saan yung birthday dinner ko. Yan. Yun. Guys, entree. Guys, happy birthday to me! Yay! Happy birthday, Dai! Alibig kami! I love you! Dai, nakikikain ako! Kain! Love you, guys! Buot pa mo! Gahuot naman Guys, tingnan mo guys. Ninang duties. Guys, alam mo parang pwede siyang ulam na. One try guys ko. Parang main na. Yeah, hindi yung parang mo. Meron ako may ano, malaki rice, salawang, na pizza. Sobrang sarap na ito. Nalin? Expensive din siya. Offer. You didn't offer. You used it beside me. He's gonna use my card anyway. My gosh, guys. Love it. Joke. Are you okay? Yung ano ko ha, magician na si Tony yan, guys. Captain yan. Magician ko na lang siya dito, dai. Number on this card. Guess the card. Number 21. 23, 2 chicken nuggets. 23? I fail yung magician ko, guys. Sorry. Guys, he's a pilot, guys. Pilot siya, guys. Hindi niya talaga yun, lalo, guys. Captain siya, guys. Guys, hindi siya magician. Pilot, guys. Nice one, Tony. Nice one. Guys, binigyan ako ni Race and ni Dan birthday drink. Thank you. Mas maganda ngayon screenshot, nalalim talaga siya. Alright guys, alam nyo.
chat tomorrow. It's a good investment, Sandy. Yeah. Daming pagkain. Pavlova. Thank you. May dessert pa guys. Tapos mamaya may cake pa ako kaya umayos. Yes, dai, the one you said na if may ano yun. If may pa-party. Hello, baby. Ninang duty siya. Thank you for the next year. Happy birthday. Enjoy your
Happy birthday, guys! Next week, bye! Hi, guys! Tapos na yung birthday dinner. Sobrang enjoy kasama yung family and friends. Uwi na kami. Thank you, honey. Bye! No, speak English. Gago! Yun lang, guys. I'll end the vlog here. Like I always say, continue to be a living blessing to others. Be kind and may you have a lovely day. Bye-bye. Chudala. Parang tanga. Bye, guys.